dito ako dati. So, nandito po tayo sa Cebu City. And ito mag-story. Hindi na ako nag-video guys kasi alanganin na mag-video no, sa aking traveling, whatever. So, nandito po talaga ako kasi magtatrabaho ako dito na. Tapos meron pa tayong mga groceries. Ayan. Dinala ko guys, in case of emergency, baka maubusan ako ng pagkain, eh meron akong makakain. Una kong kakainin yung paminta. Magbili ng foam kasi may foam na siya, oh. Ayan. Oh, di ba? Ayan guys, oh, di ba? Malapit tayo sa ATM machine. Welcome back again to my channel, it's me, Jane TV. And for today's vlog guys, ay lumilipat pala ako ng ibang city. And this city guys, dito ako dati. So nandito po tayo sa Cebu City. And ayan guys, na ipakita ko sa inyo, magkaroon po tayo ng tour dito sa aking bagong inupahan po, boarding house. And let's go! Guys, ay paakit na po tayo. And ito po pala ang stairs. Ayan, meron pa akong carton dito guys. At ayan, hala, ano to siya? Aw. Yung ano ko guys, yung mga stuff ko ay nilagay ko pala dito. At tapos, ayan guys, trash na yan siya. Kasi nga, yung bigas ko guys, nagdala talaga ako ng bigas para hindi ako magutom. Pero ang nangyayari ay nag-overflow po ang aking hindi pala nabasag, yung lagayan. At ayan po guys, no? Close ko muna siya. At ngayon ay i-open na po natin. Ayan. So, ayan na po guys. At meron na pala siyang salamin ng katarungan. Ah, salamin ng katarungan. So, ngayon. Ouch. So, ayan po guys. I-lock lang natin na baka may makapasok na pusa. Anyway, wala. Walang makapasok na pusa dito. At ito. Single bed pala to siya. Teka muna. Pailawin muna natin si ano. Si Miralco. Ayan. Oh, ayan. So, ito siya ay ano guys, ito free lang to siya dito. At itong table din, meron siyang table at ito lagayan din. So, ayan. This is dinala ko na din yung television. Ayan, yung television guys. Diyan ko lang muna siya nilagay kasi yung bracket niyan ay hindi ko siya dinala. Iniwan ko. And alam nyo guys na 24 hours ako bago nakalipat dito sa Cebu City. Yesterday, nandoon po ako sa Zamboanga. Pero ngayon, nandito na ako sa Cebu, diba? 24 hours guys, walang pahingaan. Pero ngayon, na-fix ko na lahat ang gamit. So, ang ano ko dito guys, nag-taxi ako. Para pagdating ko dito sa Cebu City, kasi ayan, naghinto ako sa South Bus, and then, ayan nga, sa Oslob kasi ako yung sinakyan ko pa Oslob, yung barko, at hindi ko alam na magbabas pala patungo sa city, kaya ayan guys, nagbus ako, from Zamboanga City, ay nagbus ako, nag rural transit, ayan, at doon, hinto sa bus terminal po ng Dipulog City. Pagkatapos ng doon sa bus terminal ng Dipulog City, ay uulitin ko siya. Ganito pala, from sa aking inuupahan doon sa Zamboanga City, nag-tricycle pala ako. Medyo malayo din yung ano guys, yung mga half hour din, yung traveling sa tricycle patungo po ng
bus terminal po ng Zamboanga City, as in ang ganda-ganda po ng ano guys, ng ano, bus terminal po ng Zamboanga City. Well organized po yung ano nila talaga, as in clean na clean po, tingnan guys. Yun talaga ang gusto ko sa terminal ah. Tapos ayan, medyo marami akong mga dinadala talaga kasi sabi ko, dalhin ko na yung mga gamit ko sa ano talaga kasi para hindi na din ako magbili-bili dito. So ayan. Ayan. Mamaya lang hindi tayo mag-tour mga besh. Kasi na-enjoy pa ako magkwento, mag-story. Hindi na ako nag-video guys kasi alanganin na mag-video no, sa aking traveling, whatever. So, nandito po talaga ako kasi magtatrabaho ako dito na sa Cebu. And then, guys, at for anong nandin, vlog-vlog din tayo ng konti. Konti lang guys, konti! So, sakain ako ng rural. Then, pag-drop ko doon sa bus terminal ng Dipulong City, sumakay na naman ako ng tricycle, malayo din, 1 hour. So, Dipulong City to Dapitan City. Ganun, doon ako sa wharf, Daungan. Doon. O, pa-Oslob ako guys, pa-Oslob. At ayan naman, pagdating ko sa Oslob wharf, ay sakay naman ako ng Ceres patungo dito sa, ano guys, sa Cebu City. Doon sa, nag-drop ako sa South Bus. And then, nakakita ako ng taxi na yung malaking taxi kasi pag maliit hindi makasya lahat po yung mga gamit ko ha. Hindi talaga makasya, so ayan, ano naman ako guys, buti na lang no, nagchika-chika ako sa taxi driver, then kunti lang yung ano ko guys, kunti lang niya yung tawag nito, yung plate ko sa taxi compare po sa mga porter ba, mga porter ID, talaga na annoy ako sa mga porter. Grabe yung singil nila. Malaki. Kasi mabigat. Pero kaya ko naman. Kasi yung mga gamit ko guys, inano ko yun. Yung old kong ano guys, yung inupahan ko doon sa Zamboanga City, ano siya, second floor. Lahat ng mga gamit ko, inano ko sa pababa. Kaya ko siyang mabihat, ay. Iwan ko na lang sa mga laki kung kaya nila mabihat. Sobra. Oh, sobra. lalaki talaga yung kilos ko. And then, ayan po guys. Talagang, pagdating ko dito sa Cebu City. Ngayon pala. Dumating pala ako ngayon. And time check right now, it's 4 o'clock. So, kanina mga 10 o'clock ay nakarating na ako dito sa Cebu City. Parang kanina lang talaga, no? Nag-live pa ako. Nasa ano ako sa ship. Sa ship, nag-live. And then, etc. 2 times ako nag-live, ah. And then, ayan guys. Nag-live na ako sa FB page. And then, ayan. Nakarating na ako. 10 o'clock. Nakarating ako dito. And then, 3 hours din ako nag-arrange sa mga gamit ko. Akala ko guys, na mag-hotel ako. Hindi pala ako maka-hotel guys, no? Tinutulungan talaga ako sa taxi driver. Thank you talaga sa taxi driver. And then, siya yung naghanap talaga para hindi ako malakihan ng gasto guys. Kasi sabi ko ganito, itchatera, story time! Oh, so naawa siya sa akin at 176 lang yung paano niya sa akin plate sa taxi, tapos marami akong dala, dinagdagan ko na lang, naawa din naman ako. Tapos siya po yung naghanap talaga ng boarding house, yung murang boarding house. And then itong boarding house guys, no, ano to siya, 3,500 with CR na po siya, single room po to siya guys. So pwede din ako magpasama dito kung gusto kong magpasama para hati kami, pero ito 3,500 po siya with CR na po. At ayan, ipakita ko sa inyo guys mo ito kong istorya, hilom na ko pintuan.
iunahin muna natin ang pintuan. At ito naman ang lagayan ng mga damit ko, guys. Ayan, ayan, ayan. At pwede din naman ako magluto dito. Nag-ask na ako ng permission na magluto ako. Pwede daw magluto. At ito, guys, meron pa tayong mga groceries. Ayan. Dinala ko, guys, in case of emergency, baka maubusan ako ng pagkain, eh, meron akong makakain. Una kong kakainin yung paminta. Pine ground. Nagbili na din ako ng, ano na, guys, no, ng gatas kasi meron akong oatmeal dyan. Lagyan ko ng gatas, eh. At, ayan, meron din akong coffee. At, dinala ko na din yung mga rice cooker ko. Electric stove. Ayan, oh, ayan. Maliit lang yan siya, eh. Frying pan. At yung mga sapatos, mga sandal, dinala ko, guys. Diba? Ang dami-dami. Pero, sponsor yan lahat. Para, I sponsor sa different people from sa Canada. Ayan. Ito, sa Canada, yan. Ito, from Ate Raquel Orenia Vlogs. Shout out po kay Ate Raquel Orenia Vlogs. Ayan. Ito din, oh. Ito din. Oh, wala talaga akong binibili nito, guys. Puro sponsor to. Kaya hindi ko talaga siya iniiwan. Swerte naman. Pag iiwan ko, talagang may Jasmine pa pangalan, oh. Oh, ayan. Perfect na perfect po to, guys. Pag magtrabaho ako. Meron ba magtrabaho mo ganito? Joke lang. Hindi, no. Depende lang. Depende lang. Pag may, ano, pag may lakad-lakad. At meron pa akong sabon, so hindi na ako bibili ng sabon. At meron pa ako ng meron pa akong Vienna sausage, yung ayan, guys, yung groceries na pinadala ni Ate na 4 boxes talaga, big boxes talaga diyan sa USA. Ay, hindi pa talaga siya na ano. Ayan, tinitipid-tipid ko kasi. At ayan lang po yung matira kong bigas, guys. Actually, puno 'yan, pero nausik talaga, nabasag. Ayan, nausik siya. Paano naman yung carton ko, yung kasama kong naglagay doon sa ibaba po, sa bodega po ng Rural Transit, eh, isda. Amoy isda to, eh. Amoy isda. Nakarating ako dito na amoy isda. So, ayan, dinala ko na din yung set. Ayan, set of love. At ganun, ayan, guys. At buti na lang, mayroong free mirror dito. May mirror. So, dito ko na lang nalagay yung mga ano ko, guys. Siguro kailangan ko pa ng ano, ng isang table, ah. Pero ayan, yung ano lang, yung lagayan yung kakain. Ayan, ah. Libre ang table. So sapa. Walang sapa dito. At ito naman yung higaan ko, guys. Buti na lang may foam siya. Hindi na ako mag ano, guys, hindi na ako mag tawag nito magbili ng foam kasi may foam na siya, oh. Ayan. Yan po yung higaan ko, guys. Nagdala din ako ng kurti, no, in case of emergency. And luckily, guys, wala talagang ka-aircon. Walang ka-aircon. Walang ka-electric fan dito. At ang bait naman po ng ano ko, guys, yung katabi kong ano, nagre-rent din dito. Pinahiram niya ako ng electric fan. So, ayan, oh. Shout out po sa'yo, madam. Ayan. So, ito. At ito naman yung Louis Vuitton ba to? Louis Vuitton ba to? Pag-pronounce nito. Wala kasi akong kaalam-alam. Ayan. Ayan, binigay ni Ate Rosalyn V. Ayan, guys. At alam nyo, guys, yung nangyari ko sa tripod ko, nalaglag pala. Sobrang dami nang dinadala ko. Nalaglag talaga siya. Without recognizing, nalaglag. At ito naman yung bag. Dito ko nalagay yung mga bag, guys. Yun, oh. This is long nice. Joke lang. Hindi, oy. Long chum. At ito naman ang wrist room. Ayan, guys. Naglalaba pa ako dyan. Actually, itong nilabhan ko kanina. Kanina talaga. Pagdating ko dito, naglaba talaga ako. As in, naglaba. Pero konti lang. Madali lang ako maglaba, no? Itchatera. Ulala. Ito yung wrist room. Ayan. Wrist room ko po, guys.
pwede din ako magsaing, magsaing dito. Hindi, no. Ayan. Inano ko siya kasi dito sa rooftop, parang alanganin doon, guys. Alanganin, maglaba dito doon, magsampay. Yung towel ko, ayan, nadumihan na siya. Ay, wag na kasi panty. Ayan lang yung CR ko. Wala siyang shower, guys. Ano lang, ganun lang. Pero ang kabila, merong shower. Pero okay lang din, guys. Sanay naman ako dyan. Sanay na sanay. At ayan. Ayan lang siya. What do you think, guys? Oh, what do you think my room? Ayan. So, ipakita ko sa inyo ang rooftop. Ayan pala, guys, no? Nandito ako sa city. At nandito ako sa rooftop. Ganun po ang rooftop dito. Ayan. Magkikita natin ang mga big buildings here. Ayan, no? Ayan. Sa ibaba, ganun. Oh, di ba? Ayan, guys. Oh, di ba? Malapit tayo sa imagine. So, ganun. Yan ang sasakyan natin, guys. Punta ng IT Park Talisay. Nag-ano ako dito kanina, pero naulan pa talaga. Naulan siya. So, guys. Hindi ko alam kung nasa ang floor ako. Number 1 ba? Number 2, number 3, number 4. Iwan ko, guys. I-open na natin to. I-open na natin. Dapat ang i-open. Ayan. Siya, guys. Pero hindi siya masyadong mainit. Kahit walang electric fan. Basta pagbuksan to. Parang mahangin ah. Pero hindi natin buksan, guys. Mahirap na pagbuksan. Makita ang di umano. Di umano. Kain lang muna ako kasi sobrang gutom ko. As in, kahapon pa akong hindi kumakain. Kaya. Nag-ano naman ako, nag-snack. Pero hindi talaga siya as in. Heavy. At kumakain lang ako ng kalot. Budbud. Ayan. So, nagkain ako ng mabilisan. Kaya, ayan. Buti buhay pa yung rice ko, hindi naubos lahat, guys. Yung tipong binibihat po ng mga tao yung gamit ko, tapos kasi maraming nagbihat ng ano ko gamit. Ganun yun, oh, karton. Mataas pa sa akin. Hindi naman mataas sa akin. Ano, nahibos. So, ayan, kakain lang muna ako, guys. At yung ulam ko, bumili ako ng langka, ayan, oh, langka salad. Kunti na lang kasi kinakain ko una eh. Tagal kasi maluto ng saing ko. So, ayan. Kain muna ako, guys. Kain muna ako. So. Mamaya lang ako mag-lechon. Kasi sa ibaba, perfect na perfect. May lechong baboy. May mga paninda dito doon, guys. Classic. Kasi nasa city tayo eh. Lechon, mamaya ka lang. Kunti lang muna ang kakainin ko ngayon kasi makasasakit yung tiyan ko. Mamaya lang pag may lechon.
Promise talaga ako sa sarili ko pagdating ko dito sa Cebu City, kakain ako ng lechon. Lechong baboy. Ang sarap ng salad. Langka. Baka nalugmahin yung ano ko. Ayan, buto ng langka. Nakapahinga naman ako sa bus kasi natutulog ako sa bus, guys. Kahit nakaganon ako, tutulog talaga ako sa bus. Kulang man yung luto ko, ay. Gutom talaga. Lubos-lubosin ko na din. Sayang naman pag hindi maubos lahat, no, di ba? Uubosin natin. Uy. Uy, huwag maging galit ha sa plato, baka mabasag mo. As in, dito ka maghuhugas ng plato sa loob. Ganun. At dito ka magsampay ng mga labahan mo sa loob din. Ganon. Iiwan ko kung matuyo ba ang mga damit pag ganon. Done! Tapos na ako! Hala, iniikot ko lang kayo para maboyong. So, ayan lang po guys sa ating journey today. Parang ang dali ng panahon. Hindi, ang dali kong maka
ano guys, makatawag dito, maka-transfer, di ba? 24 hours nagawa kong makaano dito sa ano sa Cebu City. Akala ko bukas pa ako makarating dito, guys. Bukas pa ako makarating. Pero without expecting so much, ayan. Ang dali-dali lang pala. Parang this time pag Friday kasi ngayon. So Thursday nandoon pa ako sa Zamboanga kahapon pala. Nandoon pa ako. Tapos mga 1 o'clock kahapon ay nag-start na akong move. Sakay na ako ng bus niyan. At ayan, nakarating ako ng 10 o'clock doon sa tawag dito guys, sa Dapitan City. Doon. At yung larga namin sa barko ay 2 o'clock in the dawn. Madaling araw po, as in. Kunti lang yung tulog ko doon sa barko. Hindi ako makatulog masyado doon. Sa bus na lang ako natulog talaga ng pamalakasan. 5 hours din yun sa bus, ah. 5 hours yung traveling going here sa Cebu City. So, ganon! So, ayan lang. Maraming salamat, guys. And, ayan. Welcome. Cebu City. Ako na lang mag-welcome, no? Welcome pala sa aking sarili dito sa Cebu City. So, ayan lang. Maraming salamat po sa lahat po ng nagmamahal sa akin. Thank you sa mga solid supporters. Thank you so much, guys. And I hope na, ayan po, supportahan niyo ako sa darating na halalan. Oh, hindi pala ako tatakbo na sa aking pag-vlog. Kasi this is my another journey. And hindi ako maka-board exam. Kinakapos ang buang. So, ngayon ay nandito ako because of my hanap ko ng trabaho. Yan lang, bye-bye and see you on my next vlog.